Let's balance the sheet! Magandang pag-usapan tong RAPPLER yung kaso ng RAPPLER tax evasion. Yun hong impormasyon na sasabihin ko sa inyo galing ho sa BIR. Okay? Yun hong sa BIR media release ng 2018. Sabi ho ng BIR media release, ito daw si RAPPLER, ito ho yung news agency, ay nagbenta ho ng shares of stock sa RAPPLER Holding Corporation. Holding company ho ito, RHC. Ang halaga ho ng bentahan nila ay 19 million. Yun ho yung nakasulat. Pagkatapos ito hong holding company, RHC, ay nagbenta ho ng PDR. Sell ha, selling ng PDR. Philippine Depository Receipt, PDR. Sa halagang 181 million sa dalawang foreigners. So definitely, kung nagbenta siya ng 181 million sa foreigners, eh ang binayad ho niyan ay dollar or foreign currency, BIR or BSP, acceptable foreign currency. Gusto ko lang hong i-disclaim na hindi ho rin ako sumasang-ayon o naniniwala sa mga news reports ng RAPPLER. Ang dinidiscuss ko po rito yung aking opinion kung dapat ba nakasuhan ang RAPPLER ng tax evasion batay po sa sitwasyong ito. So, ginawa ho ng BIR, chinard siya ng 91, hindi raw nagbayad ng income tax na 91 million at value-added tax na 42 million sa transaction hong 181 million. Ito daw po ay sale. Okay? Bago ho natin malaman itong, ano ba itong PDR na to? Kailangan ho natin basahin yung Presidential Decree 115. Kasi yun ho yung nag-i-explain ko ano ho yung PDR. Ang PDR ho isang trust receipt. Ibig sabihin, eto pera ko, hawakan mo, gusto kong bilhin yan, i-assure mo sa akin na later on magiging akin yan. Okay? Pero hindi po binibili. Ang right pa lang to purchase. Right pa lang to purchase. Hindi pa ho binibili. Conditional. So, sabi ng BIR, taxable na ho yun. Kung yung foreigner ay pinahawak dito yung pera, at sabi, ako dapat ang may-ari dito, hindi naman ho sale of goods to eh. Sale of security kung sakasakaling ito pinag-uusapan. Kung sale of security ho ito, at nakasulat ho sa BIR media release, eh security ho yung binili. Eh, hindi ho siya subject sa value-added tax. Kasi hindi ho, but exempt ho yung sale of security, shares of stock. Diba? Ang PDR ho, isang security. O di, hindi siya subject sa VAT. So, zero na kagad yung VAT. Bukod, let us consider na tama ang BIR, na ito ay sale of goods. O, sabihin natin sale of goods. Eh, foreign denominated currency, o. Ibinenta yung goods sa isang foreigner at yung foreigner yung nagmay-ari ng goods. Sabihin na natin tama yung ginagawa ng biyaya. Eh di zero rated VAT. Diba? Zero rated. O kung hindi sabit sa zero rated VAT, magiging VAT exempt kung non-VAT registered to. Kung VAT registered naman siya, di zero rated. Kung siya ay non-VAT, eh di VAT exempt. Eh di wala na itong 42 million. Diba? Since ito ay sale of security, ayon ho dun sa BIR mismo, di ba? Hindi ho sa subject sa income tax. Ah, hindi sa subject sa regular income tax. Subject ho yan sa capital gains tax. Mas mababa ho yung buwis. Okay? So, since mali ho yung taxes na kinokolekta, di, wala ho tax evasion. Kasi mali yung taxes na kinokolekte. Ano ba yan? Matatalino pa naman sila doon. Bata parang, ano ba yan? So, wala pa hong transaksyon.
ha, na nagkaroon ho ng totoong bentahan? Wala. At kung totoong bentahan ho ito at benenta ay goods, edi zero rated kasi foreign denominated. At kung non-BAT naman to, di BAT exempt. So hindi ho 91 million ho ito. Hindi pa rin ho tax evasion. Kasi security ho yan, hindi final tax yan, capital gains tax lang ho yan, hindi 91 million. So kung ang BIR ay nagkakamali sa kanyang computation, eh consider na fraudulent tax assessment ho yan eh, kasi more than 30% na dapat bayaran ng taxpayer. Ito ho ang tawag ho dito sa batas natin, fraudulent tax assessment. Sa taxpayer ang tawag ay fraudulent tax return. So, kung pareho silang fraudulent, under the pari delicto doctrine, hindi ho sila pwedeng pumunta sa court kasi parehong madumi kamay nila. So, at the end of the day, i-dismiss lang ho yan ng court. Ewan ko lang ho, kasi saksakan din ang gagaling ng mga DOJ prosecutor natin, mga bagong graduate ho yung nandoon, nakaupo, oho, yung mga nasa tawag nito, nasa tax evasion case, puro bagong pa siyang lawyer. Kaya mag-ingat kayo, mga bago yan, ha? Mga pasaway yan. O sige ha, huwag niyo kalimutan yung aking seminar, ha? Lifestyle check, susunod yan. Thank you.